umaga, of course, punta tayo before tayo mag-site visit. Doon yung sa 3.5 million na vlog before. So, medyo may finishing na siya. So, check natin siya later. So, samahan nyo muna ako dito. Guys, no, papunta tayo sa San Tayo Engineer sa Orchard. So visit muna tayo sa Orchard, tapos doon tayo sa next project, yung 3.5 million na vlog natin before. So ngayon may finishing na siya para makita nyo yung ano. Okay, tara, let's go. No, bibigyan din natin ng mga ng mga cups yung ating mga tao, no, para meron silang gamitin. So, kaya pa assist naman, bigyan sila wala daw payong ating payong saka cups, yung mga cups nila. Ayan, nice. Sir, good morning. Engineer, good morning. Ah, bigyan mo ng ano, engineer, cups para sa lahat pag uuwi. Ayos. Yeah, si Engineer Anthony. Good morning. Kumusta? Turnover na bukas. So, yan yung design ng magiging bahay dito. So, fully bago magpasok next year. Tapos na yan. So, check natin. No? So, ayan. Nagpahalo na sila for ano ko, may puti na to. Nakakapirmahan na po dito. Ano po bang kaganapan dyan? So engineer, naka-elevate tayo dito, no? Ito yung pinaka-site. So ayan, no? Ang finishing po nito ay siguro next week. Hindi, ano? Tagal-tagal pa to. So, engineer, before Christmas, kaya next year? Opo, kaya po. Kaya-kaya, di ba? 12 months yun from now. So, ayan, payong. Oh. Pakita mo yung logo para ano. Ayan. Oh. Ayos. Pag umuulan, tsaka mainit. Pwede. Engineer, ano yung gagawin? Ang gagawin mo daw pag kulang lupa dito? Anong huhukayin mo? Septic tank. Nang? Kapitbahay. So ayun, mamimigay ulit tayo ng mga cups and umbrella. So, ito na siya. Ayan, so welcome guys, no? Ito na yung update natin sa 3.5 million nating project. So ipoproject ko dito yung perspective. Ayan, and then yung previous niya, tsura. Alright. So ayan, no? Discuss ko lang ng konti regarding naman sa ating design. No, makapapansin nyo, meron tayong one-sided firewall, no?
Tapos combination of neutral colors lang. At the same time, malaking dating din yung roof eaves natin. So yung, ginamit natin sa roof eaves natin is PVC panels, no? Later dito sa skula yung details. Regarding naman sa frame, no? Gumamit tayo ng white aluminum frames. Bumagay din siya doon sa pinaka overall character ng pinaka building, ano. And then regarding naman dito sa pinaka horizontal slats natin, gumamit tayo ng PVC diyan. Just to make sure na straight yung mga lines, ano. So, one carport siya. And then ito yung pinaka malalagyan pa natin ng gate dito. And then pinaka pedestrian and entry natin dito sa side. Then may mga fence pa yan dyan. Supported by mga wall lamps natin. Very important ng wall lamps kasi sa gabi meron tayong somehow sa security, then at the same time pag access ka from outside papuntang loob is madali siyang makita. So yung stairs na makita niya, yung nandito siya sa pinaka ano. So ang pinaka reason niyan is pag sa umaga from room ka papaba ka ng kitchen or living area, hindi mo na kailangan mag-open ng ilaw sa taas dahil yung natural light niyan ang magbibigay ng liwanag dun sa pinaka stairs mo. Dito naman sa side, no, naaalala niyo yung binanggit ko may butas na abang para nasa wall yung pinaka downspout niya. And then ito ay tatakluban pa natin tong pinaka downspout niya. So, ang ganda ng combination ng pagka wood accent ng ating mga PVC panels, ano? First sa pinaka plain na white ng pinaka surface. So, ayun. So, yung pinaka balcony niya dito, no, gumamit tayo ng mga steel tubulars tsaka mga steel rods para maging pinaka pangharang natin from inside pababa, ano? So maganda tignan yung pagkaka-design din niya. And dito naman sa pinaka room natin dito sa ground floor, gumamit tayo ng mga reflective yung glass para syempre yung privacy din. And ayan, no, nakikita niyo ako. Hindi ko nakikita yung nasa loob, pero yung nasa loob niya nakikita ako. So yun siya, no, maganda at advantage din. Nagre-reflect yung sasakyan mo dito. Somehow nakakapagbigay siya ng parang yung effect na malaking-malaki yung area. So again, no, ang property nito ay nakatayo sa 150 square meters na lupa at meron siyang 145 square meters na floor area. So sa ganitong rate, no, talagang kaya nang gumawa ng around 3 to 4 rooms na may maayos na kitchen, living area, one carport. So, dagdag idea sa mga future na magpapatayo ng bahay. So, tara, pasok na tayo. Marami na akong nakwento. So, dalawang access, no, pwedeng direct na doon sa room. If ever, meron naman tayong main entry dito, which is solid wood. Yan. And then, naka-elevate ating lupa ng around 300 mm. No, para pag worst case scenario, bumaha doon, hindi naman papasok si tubig sa pinaka floor. So advantage na naka-elevate ang lupa. So let's go. Mahogany, mahogany solid wood. Yo. So nagka-grout na si Kuya. So before nakita niyo wala pa tayong tiles. So ipaproject ko dito yung before niya. Yan Kuya, nililipat. Then yung after. So, pakita ko lang sa inyo upon entry, no, meron tayong vertical na fix na windows dito para makapagbigay ng natural sunlight din sa loob. Then, direct sa kanya is yung stairs. Ito yung pinaka malaking windows na pinakita natin sa labas. Then, later discuss ko itong stairs. Pero ngayon, dito muna tayo. Ito yung pinaka living area niya, no? And yung dining area is somewhere there then. Then, may counter island tayo doon sa kitchen. And then, ito yung direct access naman natin papuntang outdoor or lanay. So, ayan. So, bago tayo sa kitchen, silipin muna natin yung room dito. So, again, mahogany solid wood. Tapos, naka-laminated flooring tayo. Then, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na reflective na window, ano? So, from outside, di natin makita yung nasa loob kanina, no? Pero ito, kita natin yung nasa labas.
So, ito, napakita ko sa inyo. Oh, sorry. Ito yung pinaka-room niya, no? So, may cabinet dito para sa mga damit or something. Then, meron siyang sariling toilet and bath, no? So, very simple lang yung kanyang kisame. Naka-cove light siya. And yes, ang ganda ng pagkaka-execute dito. Siguro may nakapansin ulit nung hanger. Then check natin yung pinaka toilet and bath, water closet, dalawang lavatory, then may future mirror pa tayo dito, enclosure, then shower. So, sarana natin. Solid mahogany. Then ito is yung gloss na pinaka cabinet niya. So, ayan. Mga damit. So, naka-hand grab din tayo for dun sa mga lower cabinets natin. So, ito siguro yung view ko habang nakahiga, ano? So, nakikita ko yung sasakyan dyan. Or if wala, nakikita ko yung pinaka mga halaman sa labas. So, ayan, ganda rin. So, labas na tayo sa room ng ground floor. Diretso tayo dito sa pinaka kitchen. So, again, under construction pa siya. Ayan, may manok. And ito yung pinaka common toilet, no? Or powder room. So, water closet and lavatory lang siya. Walang shower. Para sa mga bisita, no? No need na sila pumasok sa mga rooms. So, ayan. So, ito yung pinaka-counter. Pwede maglagay ng high chair dyan. And then, parang dito yung pwede maglagay ng mga food or something, maghain. Then, sa kabila, andun yung pinaka-island. So, ang ganda, ano? Ang ganda ng pagkaka-ano niya. Then, merong natural light para habang nagliligpit, naghuhugas ng pinggan, maayos yung liwanag, no? So, ito yung view from kitchen. So, imagine meron kang living area and dining area dito sa part na yan. So, ang ganda. So, ito yung ref na pinurchase syempre ng ating client. Malaki, no? At the same time, ito yung range hood at saka yung range niya. So, ang range hood ay bumubugayan sa kabilang side. Then, always remember, very important, yung mga available outlets. Kasi sa kitchen area, no? Meron tayong shake, ovens, mga coffee makers, microwaves. So, iba-iba yung ating ginagamit. Kaya very important yung supply ng ating. So, yung pinaka-sink natin, no, dito sa kitchen is naka-undermount. Ibig sabihin, hindi exposed yung stainless dito. Kung di mas mataas yung thickness ng counter versus dun sa pinaka-fence. So, if ever may tubig, madaling i-wash out yung mga excess na water dyan. So, ito yung ating faucet na ginamit. Same time, ito yung cabinet snap sa taas. So, gloss white siya. So, silipin natin, no, yung room dito sa katabi ng ating kitchen area. So, papasin nyo sa 150 square meters, no? Ang laki na lang ating nagagawang space. So, may sariling toilet and bath yung room dito sa baba. No? And, so, ito yung view from dun sa room papuntang kitchen. So, pwede gawin itong maid's quarter or pwede rin room for guest room. Depende dun sa ating client mag. So, ito yung 30 by 16 na tile na ginagamit natin, no? So, napakaganda tingnan. Very simple, pero napakaganda tingnan. Elegant siya. And kahit sa toilet and bath, no? Gumagamit pa rin tayo ng mga solid doors. Usually, makikita nyo iba ang ginagamit ay mga PVC doors, no? Pero tayo dito sa Novcon, solid mahogany pa rin. So, guys, na usually pagka-finishing na, ang itunutur ko na lang sa inyo is yung kung ano na yun nandito. Pero yung process niya is sa mga under construction vlogs natin. So ngayon, baka tour ko lang muna kayo. So ayun. Yun yung access papunta sa labas. Siguro for laundry or any papuntang service kitchen. And then ito yung lanay. Sige, bago tayo makihat, silipin natin labas. So ito sila ng barracks. Ito yung setback na 2 meters. So again guys, usually pag one-sided firewall lang, ginagawa natin is setback to. Ginagamit siya for lanai or any outdoor spaces. So, ito yung pinakalikod niya. So, yun, ginagawa na yung pinaka-service kitchen.
So, let's go. Taas na tayo. So, ito diniscuss ko na to before. So, project ko dito yung lumang video. Then, yan. Gumamit tayo ng pinaka wood na handrails and tubular steel for the railings. And wood planks, no? For the steps. So, concrete yung ilalim niya. Pero yung pinaka plank niya is kahoy talaga. Same time combination ng bakal, umangat, and then pinaka handrail na is kahoy. So, may mga karton para pag umapa ka, maintain pa rin yung quality ng... So, ayan. Kita tayo sa second floor. So, yan yung view ng stairs, no? Lawak. So, pagkakit ng stairs, hallway lang. Then, makita mo, puro pintuan na siya, no? Para ma-maximize yung space. Solid mahogany. Tapos sa rooms, laminated floor. Mapapansin nyo yung ginawa ating design daw, no? Para may buta siya. Pero design yan, just to maximize yung pagpasok ng natural light. Then, isang window. So, ayan. Simple lang. Then, yung kabila naman is laminated din siya. Dito may window siya doon and doon. So, yan yung view ng pinaka-room na to. No? Ganda. Kitang-kita mo yung pagka-green and mga kapitbahay. So, ayan. And then, pinaka-common toilet and bath. So, ito yung diniscuss ko sa inyo na may mga multi-points and single-point na heater. So, may heater tayo sa mga showers natin. And ayan, no? Very simple pero napakaganda. And then, ito yung pa isang room. So, ito yung balcony doon sa labas kanina. And may sliding tayo dito. And laminated flooring din siya. So, sila tayo sa labas. Pwede ka mag-coffee-coffee dito sa umaga, no? So, last na space na pupuntahan natin is yung balcony. Mapapansin nyo sa design, yung balcony ay accessible para sa lahat, public man o ibang kids. Kasi iba, ang balcony nila ay accessible lang sa isang room. So, ito yung pinaka-firewall niya, one-sided firewall. Gumamit tayo ng rough na 60 by 60 tiles. Para pag umulan, nagkaroon ng moisture sa umaga, hindi siya ganun kadulas. So, pwede maglagay dito mga outdoor furniture such as yung mga rattan or any furniture na okay lang ma-expose sa weather. So, no, ito yung taas niya. So, kumpleto na siya. And then, ito yung view mo from rear side. Usually, tayo mga Pinoy talaga, no, mahilig tayo dito maglalaba. Dito tayo magsasampay ng ating mga labahin. So, usually, magkakaroon ng sampayan dyan. And may mga abang naman tayo mga outlet. So, mapapansin nyo sa outlet natin, no, weatherproof siya. No, so, ayan. So, pag umulan, hindi ginagamit, sara muna. Para pag umulan, hindi siya mababasa. Moisture, hindi rin. Araw, hindi direct yung sikat ng araw dun sa pinaka-outlet. So, guys, no, hindi lang napapansin masyado, pero yung tiles mo, kung mapapansin nyo, sloping yan pababa, papunta doon sa ating floor drains. Very important yan. Yan yung madalas na napapansin kung nagiging problema sa ibang bahay, no? Yung outdoor spaces ay exposed lagi yan sa ulan. At make sure na lahat ng tubig ay papunta lahat sa floor drain. Hindi papunta sa hindi papunta sa loob, kundi sa floor drain. So, mapapansin nyo, yung pinakadulong tiles niya, nakakat na ito 45 para lahat ng water talaga sa dalawang yan pumapasok. Para malesen yung maintenance and yung kung anong pwedeng mangyari sa future. So yan guys, thank you so much for watching. Ipapost ko dito yung napili natin sa ating My House project. Ngayon papasok na 2022 and congratulations sa'yo. And I hope makita tayo at ipa-vlog natin yung ating pagkikita, yung ating design process at yung ating construction hanggang third over ng iyong home. So again, congratulations sa iyo. And maraming salamat sa pagpasa na yung entry. Sa mga nagpasa na pumasok sa top 100 natin.
kayo po ay may chance pa rin mapili dahil sa buong taon ng 2022 tayo ay magkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na My House project. Ito ay My House 1 pa lang. So hopefully sa mga susunod na buwan kayo naman ang mapili. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong at on-off open sa mga sponsors lalo sa mga suppliers.